play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase. Doc Willie at Doc Lisa to, kasama natin, ang guest natin, suki natin. Magaling na dentista, Dr. R.K. De Leon. Oh, Dr. R.K., kamusta? Hey, kamusta? Okay naman po, magandang araw po sa inyo lahat. Okay, online na lang muna tayo ngayon eh, para iwas COVID. Pero, alam nyo, pag gumagamit tayo ng face mask, marami nagsasabi sa akin, nakaka-experience, Doc, but ang bad, bakit ang baho ng face mask? Ano ba, may diferensya ba? May sira ang face mask o may bad breath ako? Hindi, wala naman akong bad breath dati, bakit ngayon? So, number one, may bad breath ka ba talaga? At pangalawa, paano mababawasan yung amoy o yung bad breath natin? Okay, una-una, kaya nagugulat ng mga tao kung bakit may bad breath sila. Ay, pag mabaho yung face mask nila. Kasi sa totoo, nasasanay ang ilong natin. Okay, so pag may babahong amoy, yung utak mo, niloloko yung ilong mo na sinasabi, okay, stop na yung amoy na yun. Okay? Eh, ikaw, dahil matagal ka ng bad breath, nasanay na yung ilong mo, so hindi na naamoy ng ilong mo yung hininga mo. Eh, paglagay ka ng face mask, tsaka na parang natatadtad ulit siya, or paminsan, pag inulit mo kasi yung face mask, kunwari, ginamit mo siya sa umpisa, walang amoy, pag binaba mo siya, napahinga yung ilong mo, ganyan-ganyan, tapos sinuot mo siya ulit, tapos tsaka mo siya maamoy siya ulit, kaya naamoy mo yung bad breath. Or paminsan, yung laway mo mismo, dumidikit dun sa face mask, kaya bumaba. Correct, tama. So, anong mga tips natin? Meron ka bang mga limang tips para iwas bad breath? So, kailangan mas malinis kayo ng hininga natin, yes, para hindi rin bumaho yung face mask, magamit natin pa ulit-ulit. Opo. So, una yung laway. Kasi ang laway natin, mas maganda, mas malabnaw. Mas malapot siya, mas mabaho. Okay? So, mas maganda, marami tayong tubig. Okay? Marami tubig. Kung gusto mo, mag-chewing gum ka na sugar-free, kasi pag nangunguya ka ng chewing gum, mas naglalabas ng laway yung bibig niya po. And pag mas marami ang laway kasi parang binabawasan yung acidity ng bibig nyo mismo, nakakabawas din po siya ng amoy. Pangalawa po, yung pag-iwas sa mga spicy food, ay mga spices, mga bawang, mga ano, mga sibuyas, po, yung mga onions po, yun po mga causes. Sipasya, amoy siya, malansa. Yes, yung malansang amoy. Pero siyempre, kung hindi natin maiwasan na kumain ng mga ganun, kasi halos lahat naman ng pagkain ng Pilipino, puro may mga spices, siyempre, bawasan natin yung bacteria level sa bibig natin. Okay, so ang bacteria kasi nagkukos din ng baho, okay, kasi ang bacteria, mabaho naman talaga siya in nature. So yun po, mag-toothbrush po tayo twice a day. Okay, so pwede rin po makatulong yung mouthwash. Yung mouthwash po, magmumumog po tayo for 30 seconds, tapos dudura po tayo. Huwag na po nating mumuga ng tubig, kasi gusto natin yung mouthwash tumatagal sa bibig. Mas matagal siya nandun, mas gumagana po siya. So after nyo dumura ng mouthwash, wala na po kayong gagawin sa bibig. At magiging mabango po yung hininga nyo po. Pangatlo po, magpalinis po kayo sa dentista. Yung mga dumi sa ilalim ng gilagid, yun yung mga dumi na hindi na po natatanggal. Okay, so dentista na po ang pwede magtanggal nun. Medyo mabaho po talaga yon. At madalas hindi nyo po naamoy yun. Tsaka yung mga bulok ng ngipin, yun po, pabunot nyo po sa dentista. Pang-apat po, yung mga pagkain pong masusustansya po. Okay, yung mga fibrous food. Yung mga maraming fibers, mga gulay. Celery. Yes, celery po. Kasi noong unang panahon, ang mga toothbrush naman gawa sa fiber kasi ang fiber nakakalinis ng ngipin. So pag ginuguya nyo itong mga fibrous food na po ito, na nalilinis din po niya yung ngipin habang ginuguya nyo po siya. Okay, pang lima po, yung paminsan po, pwede rin po kasing galing sinus ang bad breath, pwede rin pong galing sa tiyan, yung gastric acid. Paminsan, hindi laging nasa bibig ang dahilan ng bad breath. Siyempre, ang tiyan konektado dyan, ang ilong konektado dyan. So, maganda rin po, magpa-check din po tayo sa doktor kung sakaling ginawa nyo na po lahat ng sa bibig, wala pa rin pong improvement, baka galing na po sa ibang lugar. So, magpa-consulta po tayo sa doktor. Tapos, yung mga pagkain iiwasan, iwas ba tayo sa mga kakanin, di ba, sapin-sapin,
Yan po. Tinapat na malalagkit, di ba? Nagdidikit-dikit yun. Yes po. Yung malalagkit na pagkain kasi malakas dumikit sa gilid-gilid ng ngipin. Eh syempre, paminsan, lalo na yung mga nagtitinga, pag nagtinga siya doon, tapos dumikit siya doon, tapos tumagal siya na, paminsan tumatagal na ilang araw na nandun. So na, yung pagkain na doon, nabubulok sa bibig mo. So yun yung nangangamoy po. So iwasan din po natin yung malalagkit tsaka yung malakas makatinga na pagkain. Yes, ang ganda ng mga tips mo, the car key. And last na lang siguro, ituro mo nga ulit paano yung tamang pag-toothbrush na hindi pa ganon, medyo pa-angle ang turo mo, diba? Pataas, ginagawa ko lagi ngayon. Yung modern toothbrushing po kasi na technique ngayon na napag-aralan nila na mas effective po ang toothbrush pag medyo patayo po siya. Okay, yes. Kasi pag nagbabrush tayo ng mga grill, hindi naman natin pag ganyan binabrush. Pag ganyan po natin binabrush para sumingit yung mga... Correct. Para sumingit yung mga toothbrush doon sa gilid. Ano pa? Actually, ginawa ko yun. Very effective. Very effective. So, ginagawa ko minsan pataas, minsan patay, depende. Para at least, bagas na naglilinis ka ng gamit, minsan linis mo dito, linis sa loob, basta tatanggal ko yung ngipin. Yes po. Yun po, tama po kayo. Importante, lahat ng side malinis po. So, yung gantong toothbrush po, dito sa likod, hindi po kaya kasi, dahil syempre may piski po kayo, medyo nakaslant lang po, nakanganga po kayo ng onte, tapos up and down lang po na maliliit. Huwag po malaki kasi syempre tatama naman po sa pisngin niyo po. Tapos onting ganyan. Tapos pagdating sa harapan, nakatayo na po siya. Tapos dito naman po. Ganon din po sa loob. Nakatarik naman po. Pag ganon. So from kanan, pakaliwa. Tapos kanan naman sa taas, pakaliwa po. Tapos magandang gumamit. Nakaramdaman niyo yung gitna ng mga ngipin. Dapat gumamit ng malambot na toothbrush. At yes. Toothpaste, ay tanong toothpaste, pwede. Yung toothpaste po na mataas ang fluoride. Kasi yung toothpaste naman po, ang pinaka-purpose po niya talaga is yung fluoride. So check niya po kung meron siyang 1,500 ppm fluoride. May nakasulat po sa box. Kung malapit po dun yung toothpaste, medyo safe po siya. Ay, mas maganda po siyang gamitin. Yung manipis na malambot na toothbrush naman po, ang ikinaganda po niya, ang goal lang po kasi natin, maabot lahat ng parte ng ngipin. Pag matigas po kasi siya at hindi siya pumapasok sa loob, nasisira lang po niya yung ngipin. So malambot na manipis. Yes, malambot na manipis, enough na po siya kung twice a day naman po kayo nagtututbrush. Okay, maraming salamat. Ang ganda ng mga tips ni Dr. Arky. So ngayon, wala tayong dapat problema, mababawasan na yung bad breath sa bibig at bad breath sa face mask. God bless po. God bless you. Thank you po.